ito po yung actual setup natin ng Piso Wi-Fi business natin mga katropa dito sa client. Ayan po. Itong scenario na to, palingki po ito mga katropa. Yan po sa tawid ng kalsada dyan, aabot po yung Wi-Fi signal natin. Kayo na po mag-estimate kung gaano kalayo yan. Ngayon, marami po tayong kalaban dito mga katropa. Ang ginagamit po nila usually, Piso Wi-Fi window machine. At saka makikita nyo po, ito po yung kadalasang rate dito sa area ng customer ko. Kaya ang setup ko po mga katropa sa Piso Wi-Fi hotspot, ito po yung pinakamalakas at saka pinakamabilis dahil nag-allocate po tayo ng 15 Mbps download upload per client at saka napaka affordable lang po yung rate natin per hour. Ayan po kung napansin po natin. Lipat na po tayo ngayon doon sa kabilang area. Andito na po tayo mga katropa sa kabilang side. Ayan, kung saan natin makikita actual position ng antenna na ginagamit natin doon sa customer. Yan po yung 360. Kaya kayo na po bahala kung gaano po yan kalayo. Actual po ito mga katropa. Nakukuha din natin ng 15 Mbps download, 15 Mbps upload. Gamit na rin po tayo ng gaming priority, bandwidth limit na may 15 Mbps din per client. Bago po ang lahat, akong baguhan po kayo sa aking channel. Please hit the subscribe and click the bell all para ma-notify po kayo mga katropa. Kung nandito kayo sa aking channel, click nyo lang po itong video. Ayan, lalabas po lahat ng aking na-upload na tutorial kung gusto nyo pong matutunan. Ayan po. Shout out po muna tayo kay June Carlos Remolio, isa sa mga followers. At saka sa lahat ng mga subscriber natin, walang sawang sumuporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. Proceed na po tayo. Okay, actual po tayong mag-connect mga katropa sa SSID ng Piso Wi-Fi business natin. Ayan po yung number 1 ko nanan. Ayan, pag once mo mag-connect ang mga customer, ayan po, automatic mag-pop up po yung portal page or login page po sa mobile phone. Ayan. Then, try natin mag-login po ng voucher code para maipakita ko po sa inyo mga katropa ang actual speed test or at saka actual na nakukuha kung gaano kalakas or kabilis yung internet speed na papasok sa mga gadget or sa mga cellphone ng client. Sundan nyo po itong video mga katropa hanggang sa dulo. Mapanood nyo po kung paano po natin sinit up ito. Ayan po, mayroon na po tayong logout. Ibig sabihin, connected na po tayo. Ayan. Try po nating i-speed test ngayon mga katropa. Ayan po. Ito na po mga katropa ang actual speed test po talagang nakukuha natin kung saan tayo nakaposisyon ngayon. Napakalayo na po talaga mga katropa doon sa antenna or access point kung saan po tayo connected. Nasa kabilang kalsada na po. Ayan mga katropa, kung napansin po natin, nakuha po natin yung download speed na 14 Mbps na lang. At saka yung mapansin din natin, yung upload speed po natin bumaba. Ibig sabihin kasi sa sobrang layo na po kasi nagkakaroon na po talagang pagbababa ng speed na marireceive ng client as long as lalayo po siya lalang na lalayo sa access point natin. Kaya ito po yung ginawa natin kasing bandwidth limit, kaya po natin tinataasan o dinadagdagan para kahit lalayo po yung customer natin, hindi pa masyadong bababa o hindi pa masyadong maglalag sila dahil mayroon pa tayong allowance doon sa speed na binibigay natin. Napakadaling setup lang po ito mga katropa, lalo na po tayo sa mga baguhan or lalo na po na hindi po tayo mga technician. Itong idea na to, hindi na natin kailangan yung mga tinatawag nilang mga Wi-Fi kit or anumang mga Wi-Fi window box or mga cage na kailangan natin or anumang mga accessories para makabuo po tayo or para makapagbenta po tayo ng Piso Wi-Fi business. Ayan po, check po natin yung YouTube. Kung napansin po natin yung YouTube mga katropa, talagang napakabilis. Wala po tayong ma-experience na lag or ini buffering sa YouTube or sa video streaming po natin na gagawin, lalo na dito sa mga mobile phone. Subok ko na po itong ganitong setup mga katropa. Sa lahat po ng customer na nagpa-setup po sa akin, ganito lang po yung ginagamit natin. Pero depende po sa scenario or kung gaano po kadami yung mga user sa isang area, gagamit po tayo ng mas maganda or mas malakas na router. Kaya
sa ganitong paraan po nakatipid po tayo sa mga gustong mag sit up ng piso wifi business na mayroon silang sariling internet sa bahay. Ito lang po yung pinakamurang sit up at saka pinakamadaling sit up na wala po tayong sakit sa ulo. Kadalasan kasi sa mga customer natin, mga katropa, bibili lang po sila ng voucher code din, uuwi na po sa kanilang mga bahay, doon na po sila magla-login. Ngayon, nagkapakita ko na po sa inyo ang ginawa nating bandwidth allocation. Ayan po, 15 Mbps po talaga tayo sa per user profile. Ayan po. At saka yung meron din po tayong ginawa dito sa bandwidth limit sa anti-tittering. Sa mga nagtatanong naman po sa atin kung mayroon po tayong anti-tittering or anti-hotspot or hindi po sila makapag-share ng hotspot ng mobile po nila doon sa mga kasamahan sa bahay. Saka sa simpleng setup ko lang naman pong ginawa, mga katropa, binigyan ko lang ng priority yung mobile legion kasi madalas po ito, at saka yung COD kung mayroon naman po mag-COD ng mga customer or client natin. Ayan po, dito po sa mobile legion, napakasimple lang naman po itong gagawin kung maggagawa tayo ng gaming priority. Tapos maglalagay lang po tayo ng destination port. Ayan mga katropa, itong destination port ng mobile legion, masi-search po natin ito through internet. Kaya pwede po nating ma-copy or madali lang na po nating gawin. Tapos dito naman po sa COD, ayan po, naglalagay din po tayo ng separate na destination port. Kaya napakadali lang mga katropa, wala na po tayong intindihin. At saka yung dito naman po, naglalagay din tayo ng separate din yung browsing at saka downloading at saka yung tinatawag nating streaming. Dahil kung mayroon po tayong mga customer na mahilig lang po mag video streaming, mag YouTube, at nakaseparate po yung destination port ng mga client natin, mga katropa. Kaya yan, napakasimple lang po ito mga katropa. Kaya wala tayong sakit sa ulo. Dito na po tayo ngayon. Yan po ang ginagamit natin mga katropa. Microtech lang po tayo. Simple lang po mga katropa. Wala na tayong kung ano pang mga accessories. Sasabit lang natin o ilalagay lang natin sa isang kanto. Then connection po natin yan. Yung papunta na doon sa external antenna natin na ginagamit. Depende na po sa inyo kung ano po yung type nyong antenna na gagamitin or mga access point antenna para sa mga customer. Ang gamit lang po natin ngayon, 3680 TP-Link EEP110. Ayan mga katropa, kasi depende po talaga sa scenario kung advisable po ba yung 360 or advisable po ba yung mga directional antenna. Kaya depende na po yan kung ano po yung type nyo or saan po kayo komportable na mga antenna para sa mga customer. Kaya ito lang mga katropa, napakasimple lang po talaga yung setup. Pero depende rin po ito sa inyo mga katropa kung saan po talaga kayo komportable sa pagbibusiness ng piso wifi. Itong share ko lang na idea para lang po ito sa mga gusto magkaroon lang na simple na business ng piso wifi at saka hindi na po gaanong maraming maintenance. Ito lang po ang simpleng setup. At saka tungkol naman po sa paano i-configure yung TP-Link EEP110, andyan din po sa aking channel paano gawing Wi-Fi access point. Ayan, dito, ito na po yung actual nating customer, tindahan po nila kung saan po natin na-set up itong piso wifi business mga katropa. Ayan po. Sana nakatulong itong kunting idea at maraming salamat sa inyong panonood and see you guys and God bless.